Yun mga hanip, papunta nga tayo ngayon sa Kuwing. Kukuhanin natin yung ating Xiaomi M365 Pro. Dahil simula sa Sabado, mag-scoot na tayo. Yo, yo, yo! What's up mga hanip? Welcome na naman sa isang episode dito sa ating Hanip na YouTube channel kasama ang ating Hanip na vlogger. At sa episode na ito mga kahanip, pag-uusapan natin ng isa na namang kilalang-kilalang e-scooter. So, ano nga ba itong e-scooter? Siyempre, from the word e-scooter, no, electronic scooter, which means powered by electricity. So, ito yung mga nausong scooter ngayon kung saan hindi mo siya kailangan salina ng gas. Ang kailangan mo lang gawin dito is i-charge mo lang na parang laptop, parang cellphone, at ayos na, tatakbo ka na. Sinasabi nga ng karamihan, no, na economical siya, at the same time is makakatulong para mas makatipid ka. Lalo na kung isa kang OFW nga sa ibang bansa na kung saan malapit lang naman yung trabaho mo mula sa bahay nyo, applicable na applicable siya sa'yo. At ang nangyari na nga, no, mga kahanip is napabili na rin tayo ng e-scooter. So eto, panoorin mo sa video na to. Yan, no, kung makikita nyo mga kahanip is unti-unti na nilang binubuksan ng mahiwagang kahon ng ating e-scooter. I-chine-check nila kasi nga dito sa store na to na makikita sa Naip, Kuwing nga pala yung pangalan niya mga kahanip, is wala naman siyang warranty kaibahan sa ibang store. Pero kahit gayon pa man mga kahanip, kahit wala siyang warranty, is mas sulit naman at mas mura. Kasi nga ang retail price or ang suggested retail price ito sa ibang store is 2,099 dirhams, pero dito nabili ko lang siya ng 1,680 dirhams. Eh bakit di ka pa dun bumili sa may warranty? Eh anin naman natin yung mga warranty ng mga kahanip. Nandiyan naman yung mga grupo natin ng mga mechanics na kung saan ay tutulungan tayo na ayusin ito. Ang tinanong ko din sa mismong store kung ano ba yung coverage ng warranty nila, is service warranty lang. So kung ikaw mismo yung nakasira dahil sa paggamit mo sa scooter, void na yung warranty. At the same time, no, itong natipid natin na 400 dirhams ay magagamit na din natin para pagandahin ang ating mahiwagang scooter. Magagamit mo din ang ekstrang perang ito kung sakaling gusto mong ipaayos dahil nasira mo ito accidentally. So marami kang pwedeng gawin sa 400 dirhams na extra. Pwede kang bumili shawarma, pwede kang bumili ng sabon, pwede kang bumili ng kung ano-ano-ano pa, lalo na kung pauwi ka ng Pinas, pwede mong baunin na lang to, di ba? Kasi nga, pinaka-goal naman natin dito is makatipid at makaipon ng pera. So nasa na nga ba yung scooter natin? Eto, re-reviewin na rin natin para makita nyo at makapag-decide ka na rin kung bibiling mo ba ito o hindi. Panoorin mo. So kung makikita nyo ito ang pinakaunahan ng ating e-scooter, mula sa manibela, papunta sa stem, pababa sa pinaka-front wheel ng ating mahiwagang scooter. Sa loob din ng front wheel na ito, makikita ang pinakamotor ng ating e-scooter at malalaman mo na ito ang M365 Pro dahil sa pulang guhit na ito. Sa gilid naman ng e-scooter, makikita ang charging port, ang ilan sa mga sticker na nakadikit pa dito, ang pinaka-stand, at ang ating disc brake na preno. So kung sakaling malobat ka, dito mo lang siya kakargahan, buksan mo lang itong flap na to, at yung pinakagit ng putas, dyan mo isasaksak ang charger mo. Gaya nga ng nasabi ko, powered by disc brake ang preno ng ating scooter na tumutulong sa swabbing paghinto. Maganda rin ang materyales na ginamit sa pinaka-rubber matting ng ating stepboard na tumutulong upang mas swabe ang pag-apak mo. So dito sa pinaka-screen para mabuksan, pindutin ng isa at mag-on na siya. At pindutin mo pa ulit ng isang beses para magbukas ang pinaka-headlight mo. May iba't ibang mode din ng ating scooter. Pipindutin mo lang yan ng dalawang beses. Eco mode for the speed of 15 kilometers per hour. Drive mode for the speed of 20 kilometers per hour and sport mode for the maximum speed of 25 kilometers per hour. At kung hindi mo naman gagamitin, madali lang tong i-fold. Pihitin lang pa kanan ng lock, tas ibaba ang lever at sunod nang ibaba ang stem at ilock ito gamit ang pinaka-belt. Isa rin sa mga advantage ng pag-own ng isang e-scooter ay hindi mo po problemahin ang pinaka-parkingan mo. Kailangan mo lang itong i-fold pagkatapos mong gamitin, tapos i-lock, paninunuduhin mo to bago mo to buhatin, tapos pumasok ka lang sa bahay nyo, humanap ka lang na isang bakanteng space kung saan pwede mo tong ilagay, at doon mo lang ibababa ang pinaka e-scooter at isasalpak mo, siguraduhin na walang madadali mga paa, at voila, ayos na nakastore na ang iyong e-scooter, walang kasagasagabal at kita sa mga mata. At sa oras naman na malobat na, buksan lang ang flap.
kuhanin ang charger at ang pin na to ay ipapasok mo lang sa charging port. Hindi mo rin problema mag-charge dahil iwan mo lang to ng 3 to 5 hours at full charge na. Meron ding light indicator ang pinaka-charger natin. From green mag-change yan sa red. Ibig sabihin nito ay nag-charge na ang ating e-scooter. At isang paalala, huwag mong kalimutang i-switch on ito. Dahil dito sa pinaka-LCD, makikita mo kung ilang percent na ba ang battery. At sa baba naman ay makikita mo na nag-charge ito gaya na makikita sa mga cellphone natin. Pwede mo ring silipin ang likod na bahagi ng warning light ng e-scooter. Nagbi-blink yan, ibig sabihin ay nag-charge siya. Aliwang bahagi ng ating handlebar, matatagpuan ang pinaka-bell natin at sa kanan naman ang pinaka-throttle na nagko-control ng speed ng scooter. Ang iba mo pang makikita sa loob ng kahon ay ang charger, ang panghangin, at ang munting pampihit sa maluluwag na screw ng iyong e-scooter. At sa kabuuan ay masasabi kong sulit na sulit at satisfied tayo sa bago nating ride dahil sa tulong nito ay hindi na ulit tayo mamamasahe pa. So yun o, kitang-kita naman sa video, no, napakagwapo ng ating modelo. Siyempre, kahanip-hanip ng modelo yan, no, mga kahanip. Pero advisable ba na bumili ng scooter na to o hindi? Para sa akin, marami pa rin factors na dapat mong isa lang, isa. Para sa akin is marami pa rin talagang factor sa dapat mong isaalang-alang bago ka bumili nito. Una, marunong ka bang mag-scoot o mag-bike o mag-motor man lang? O maglakad o bumalanse, kasi kung hindi ka marunong, tiyak na maaksidente ka lang. Pangalawa, pasok ba to sa budget mo ngayong buwan? Kasi kung mangungutang ka lang din naman, pag-ipunan mo na lang, tapos pag may cash ka na, saka mo na siya bilhin. Pangatlo, approve ba to ng asawa nyo, ng girlfriend nyo? Kasi kung mag-aaway lang din naman kayo at hindi nyo mapagkakaunawaan kung bakit ka bibili ng scooter to, huwag ka na lang bumili. Mag-aaway kayo. Pangapat, siyempre, bago ka bumili, i-check mo muna kung yung distance na gusto mong i-travel mula doon sa bahay nyo hanggang doon sa trabaho mo is abot na abot mo. Kasi maka naman mamaya is, ano, mga 80 kilometers. Ay, sus, Ginoo, mag-bus ka na lang. O kaya naman, mamaya is, malilate ka na lang din naman. So, hindi siya advisable. Tingin ko na may pagdating mo ng trabaho sa 80 kilometers na tinarabel mo, eh, pawis na pawis ka na, talo mo pa yung mga pata na katrabaho mo. Di naman, kagaya ko mga kahanip, is 3 kilometers lang yung layo ng bahay ko mula sa trabaho ko, which is kayang-kaya kong kunin ng 15 minutes lang naman mga kahanip, lalo na kapag ka nakukuha ko na yung mga shortcut na daanan. So, advisable sa atin yan. Panglima, check mo yung ruta mo kasi baka naman mamaya, hindi siya pwede o hindi pwedeng daanan ng electric scooter, mahuhuli ka pa, makakulong ka pa, at higit sa lahat, abala pa sa'yo. Paano pag kinuha yung scooter mo? Paano pag kinuha na lang talaga yung scooter na pinag-ipunan mo? May magagawa ka pa ba? Sayang! Sayang! Kaya, check mo muna yung route. Tapos, decide ka if applicable. At the same time, dapat maganda yung dadaanan mo. Applicable sa mga e-scooter. Bike lane, or yung mga pathway, basta, dapat pwede siya para sure na magagamit mo talaga. Para sa mga nakatira sa mga sobrang init at sobrang lamig na mga lugar, i-consider nyo yung weather dun sa lugar kung nasaan kayo. Mamaya sobrang ma-snow, mamaya sobrang mainit, at hindi mo naman kaya. So, pag ganun, huwag ka na lang bumili. Pero pag okay naman yung temperatura dun sa lugar nyo, talagang advisable naman na pwede mo siyang gamitin is, pwede ka na sigurong kumuha nito. So, overall mga kahanip, kung talagang tingin nyo is may 1, 2, 3, 4 or lahat naman ng points na to is applicable para sa inyo, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Bumili ka na ng e-scooter na yan kasi nga una sa lahat magagamit mo yan, makakatipid ka pa, at the same time is exercise na din kasi nakaangawid din kayo nakatayo, tas madadevelop pa yung driving skills natin, yung boom, 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 yeah! At syempre pa mga kahanap, no, oras na nagkaroon ka na ng e-scooter, ugali natin mga Pinoy na maghanap ng group na tapat mong salihan. Gaya ko na napapunta ako sa isang tamang grupo ng mga iskutero dito sa Dubai. Shoutout sa inyo at the Reds Group or yung Riding Elite Dubai Scooters. O ayun na nga, no, tapos na yung pag-review natin dito sa ating bagong e-scooter, ang Xiaomi Pro M365 na nabili natin sa abot-kayang halaga
Sana naman mga kahanip at sa mga mag-aarap na maging iskutero din dyan is nakatulong kahit pa paano yung ating ginawang munting video para makapag-decide ba kayo kung itong e-scooter is applicable ba or hindi sa inyo. Dito naman is makapag-decide na rin kayo kagaya ng pag-decide ko. Kaya maraming salamat sa paglaan ng ilang daang segundo at ilang pung minuto para magkasama-sama tayo mga hanep dito sa ating hanep na YouTube channel. Kung nagustuhan mo yung video na yan, ilike mo lang. Kung hindi, ilike mo pa din. At kung hindi ka pa isa sa mga hanep na viewers natin, click mo lang yung subscribe button dyan sa baba, pati na rin yung notification bell para alerted ka sa mga upcoming nating videos. At pangako, hindi ka magsisisi sa patuloy na pagsubaybay dito sa ating YouTube channel na mas pinahanep at pinastig na nag-iisa yung hanep na vlogger, Gerard Agnes po. So maraming salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod pa nating mga episode. Ito po si Gerard Agnes, ang inyong hanep na vlogger. Signing off, peace y'all, and good night.